Halos triple na ang itinaas ang traffic violations na naitala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA magmula nang suspendihin ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Batay sa datos ng MMDA, noong ipinatutupad pa ang NCAP, nasa 9,500 ang average traffic violations per month ang kanilang naitatala. Ngunit nang suspendihin ang NCAP, umakyat ito sa nasa mahigit 22,000 noong September 2022 at pumalo pa sa 32,739 itong Mayo ng kasalukuyang taon. Napansin din ng MMDA na dumadalas na rin ang naitatalang aksidente. Kung kaya't sumulat na ang MMDA sa Office of the Solicitor General upang humingi ng tulong na bawiin na ng Supreme Court ang Temporary Restraining Order o TRO sa pagpapatupad ng NCAP. Samantala, ang Department of Health o DOH muling nanawagan sa publiko patungkol sa road safety. Kabilang na rito ang tamang pagsusot ng helmet, hindi masyadong mabilis at pagiging maingat sa pagpapatakbo ng motorsiklo. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, itinuturing ng kagawaran na number 1 ang motorcycle accident sa karamihan ng bilang ng namamatay mula sa edad 15 hanggang 35. So karamihan ng ating mamamayan, ages 15 to 35 ay namamatay dahil sa two-wheeler vehicles. Yung mga kadamihan ng mga nagmomotor ngayon, tumaas ang gumagamit nito, pero tumaas din ang dinadala sa emergency room na may traumatic brain injury. And it's the highest burden of illness sa edad na yun. Number one killer ng 15 to 35 years old. Ayon pa sa kalihim, malaki rin anya ang epekto ng road accident sa pamilya ng isang biktima nito. Eh pag namatay ka sa isang bundol lang, mahirap na naman yung asawa mo tsaka anak mo. So, meron din siyang effect sa economy. Di ba? Pagka na baldado ka, namatay ka, may epekto rin sa economy ng family. So, you keep families poorer. Eh yun yung most productive time of your life. Yung age mo na 15 to 35 years old. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw!